dumating sa ating buhay. Laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Tara na't matuto, magbasa at magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama. Kapit-isig tayo na. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Pangarap ay matutupad, basta't laging magsumikap. Sa ating kamay na kalaan ang liwanag ng bagong bukas. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Magandang araw sa mga mabubuti at masasayahing mag-aaral ng ikatlong baitang. Alam kong sabik na kayong marinig ang ating paaralan sa radyo. Ito po ang programa kung saan sama-sama tayong tututok at matututo dahil We Learn As One, ang radyo kong paaralan. Ako ang inyong lingkod, Kuya Sammy. At ako naman si Ate Hana. Kumusta naman sa ating mga magulang at mga gurong nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng bansa? Ang programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan, ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd at ng United States Agency for International Development o USAID. Layunin ng ating programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan na matulungan kayong linangin ang tunay ng pagmamahal sa aklat at sa pagkaengganyo sa pagbabasa nito. Nais din natin sa programang ito na makapagbigay sa inyo ng isang paraan upang epektibong matutunan ang bumasa at sumulat. Handa na ba kayo para sa ating kwento ngayong araw? Bago tayo magsimula, kunin na ninyo ang inyong babasahin para sa araw na ito. Ang kwento natin ngayon ay ang Maligayang Pagdating sa Bagyo. Ang pabalat ng babasahin ito ay yung may karakter na batang babae at pusa na nasa loob ng isang kahon. May kasama silang lalaki sa gawing kanan ng pabalat ng babasahin. Tama! Kung wala naman kayong hawak na babasahin, ay ayos lang yan. Sabay-sabay pa rin tayong matututo. Ihanda nyo na rin nga pala ang inyong mga lapis at papel. Gagamitin natin ito mamaya sa ating mga gawain. Oh, sige! Kunin nyo na! Nakuha nyo na ba? Mabuti! Para naman po sa ating mga magulang na kasamang nakikinig ng ating mga mag-aaral, tulungan nyo po kaming talakayin ang ilang mga tanong mamaya. Ayos po ba? Ayos na ayos yan, Ate Hana! Ngayon, nais muna naming siguruhing handang-handa na kayo. Itaas nyo nga ang inyong kanang kamay. Kanang kamay ba ang nakataas? Itaas naman ang inyong kaliwang kamay. Kaliwang kamay lang, ha?
Ngayon, itaas ang dalawang kamay. Itaas niyo pa! Yan! Sabay-sabay tayong pumalakpak. Ang lakas ng palakpak nila, Kuya Sammy! Masaya ba kayo ngayong araw? Patingin nga! Yung mas masaya pa! Sige! Tumawa tayo ng malakas! Yay! Handa na nga kayo sa ating kwento ngayong araw. Sana ay mas maging masaya tayong lahat pagkatapos ng ating babasahing kwento. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Maligayang Pagdating sa Bagyo. Alam niyo ba kung saan ang Bagyo? Sino na ang nakarating sa Bagyo? Ikaw, Ate Hana, nakapunta ka na ba sa Bagyo? Nakapunta na ako sa Bagyo, Kuya Sammy. Malamig doon. Kayo mga bata, may ideya ba kayo kung ano ang mangyayari sa ating kwento? Base sa pamagat na Maligayang Pagdating sa Bagyo, tungkol saan kaya ang kwento? Sa mga may hawak na babasahin, tignan nyo ang pabalat. Nakikita nyo ang drawing ng lalaki, babae at ng pusa? Ano kaya ang gagawin nila sa istorya? Sa tingin ko, kakain sila ng prutas sa Bagyo. Pwede. Tingin ko naman, mamamasyal sila. Aba, pwede rin yan, Ate Hana. Pero kung ano man ang gagawin nila sa Bagyo, yan ang aalamin natin mula sa ating tagapagkwento ngayong araw. Bago ko siya ipakilala sa inyo, may isa muna akong paalala. Kapag narinig nyo ang tunog na ito, ibig sabihin ay ililipat nyo na ang pahina ng babasahin. Nauunawaan nyo ba? Ayos! Ang tagapagkwento natin tungkol sa maligayang pagdating sa Bagyo ay si Kuya Mark mula sa Laguna. Oh, makinig kayong mabuti ha? Oras na para sa ating Story Corner! Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Mark mula sa Laguna. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Maligayang Pagdating sa Bagyo. Ang sumulat ng kwento ay si Yvette Tan. Isinalin ito sa Filipino ni Annie Raza Almario. Iginuhit naman ni Jericho Moral ang mga imahe sa babasahin. Sa pagbasa ko ng kwento ay makakasama rin natin mismo ang mga karakter na sina Nona at Gabriel. Tara, basahin na natin! Maligayang Pagdating sa Bagyo. Unang bahagi. Maraming magagandang lugar dito sa Bagyo. At ang lamig dito dahil nasa kabundukan tayo. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na lungsod sa buong Pilipinas. Dahil malamig dito, paborito itong bakasyonan ng marami. Biro mo, nakatira ka sa lugar na pinagbabakasyonan ng iba. Masayang nagbahagi si Nona dahil napakarami niyang alam tungkol sa kanyang lungsod. Ano naman ang magagawa ko rito sa Bagyo? Wala naman akong kaibigan. Malungkot na sagot ni Gabriel. Huwag kang mag-alala. Marami kang magiging kaibigan pag pumasok ka na sa eskwela. Sabi ni Nona. Halika na! Pumunta na tayo sa una nating destinasyon, ang Burnham Park. Pwede tayong magbangka sa lawang gawa ng tao nito. Pero, hindi ako marunong lumangoy. Paano kung tumaubang bangka? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Basta't magsaguan ka lang. Huwag kang matakot. Pagkatapos mumangka, ay pwede tayong maglaro sa palaruan. Magbisikleta sa parke. O kaya, magskating. Aya naman ni Nona.
Handa ka na ba sa susunod na lugar? Tanong ni Nona. Kailangan pa ba talaga nating umalis? Masaya na kasi ako sa pamamangka. Sabi ni Gabriel. Aba, oo. Marami pa kasi tayong pupuntahan. Ang susunod na bibisitahin natin ay ang mansion. Sabi ni Nona. Ano naman ang masaya sa malaking lumang bahay? Nayayamot na tanong ni Gabriel. Itinayo ng mga Amerikano ang mansion noong 1908. Pero nasira ito noong 1945 dahil sa giyera. Muli itong itinayo ng pamahalaang Filipino noong 1947. Mula noon, ginagamit na ito ng iba't ibang pangulo ng Pilipinas tuwing pumupunta sila sa Baguio. Kapag pangulo na ako, iimbitahan kitang tumira sa mansion. Pagmamalaking sabi ni Nona. Medyo nagugutom na ako. Amin ni Gabriel. Gusto mo bang magmeryenda ng strawberry? Sabi ni Nona. Ngayon lang ako makakakain ng strawberry. Sabi ni Gabriel. Nako! Napakasarap at napakatamis ng mga strawberry dito. Ginagamit ito sa sorbetes, cake, at sa mga biskwit. Dito sa Baguio, marami ring gumagawa ng strawberry jam. Inabutan ni Nona ng isang strawberry jam sandwich si Gabriel. Tinikman ito ni Gabriel at napangiti. Masarap naman pala. Natapos na natin ang unang bahagi. Naengganyo ba kayo sa kwento? Bago tayo magpatuloy, may ilan lang akong tanong para sa inyo. Natatandaan niyo ba kung ano ang ginagawa ni Nona at Gabriel? Anong ginagawa nila? Tama! Namamasyal! E alam ba niyo kung saan-saan nagpunta si Nona at Gabriel? Talaga? Sige nga! Isulat nga ninyo sa papel nyo ang mga lugar na pinuntahan ni Nona at Gabriel. Sige, isulat nyo! Magaling mga bata! Naisulat ba nyo ang mga lugar na pinasyalan ni Nona at Gabriel? Nagpunta sila sa Burnham Park at sa mansion. Kumain din sila ng strawberry. Tama! Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa mga may hawak ng babasahin, tayo ay nasa ika-anim ng pahina. Sige, buklatin nyo na ang inyong babasahin. Ikalawang bahagi. Bilisan mo nang kumain dahil pupunta pa tayo sa Baguio Cathedral. Aya ni Nona. Handa ka na bang umakyat ng 100 hakbang para makita ang simbahang ito na nasa tuktok ng Mount Mary Hill? Tanong ni Nona. Ano? 100 hakbang? Hindi ba tayo pwedeng lumipad na lang pataas? Tanong ni Gabriel. Aba, magandang ideya yan. Mahiwagang kahon, dalhin mo kami sa tuktok ng Mount Mary Hill! Utos ni Nona sa kanyang mahiwagang kahon. Iniakyat sila ng kahon hindi lang sa Baguio Cathedral, kundi sa mga ulap sa kalangitan. Nakita ni Gabriel ang buong lungsod ng Baguio. Wow! Ang ganda ng Baguio mula dito sa itaas!
Bulalas ni Gabriel. Nuna, anong klaseng mga puno yun? Tanong ni Gabriel habang tinuturo ang isang kumpol ng puno. Ang tawag dyan ay puno ng pino. Tumutubo lamang ang mga iyan sa malalamig na lugar tulad ng Bagyo. Sagot naman ni Nona. Kaya naman, ang tawag sa Bagyo ay siyudad ng mga pino. Ang ganda dito sa Bagyo, no? Sabi ni Nona. Medyo. Sabi ni Gabriel pero halatang sumasang-ayon siya kay Nona. Bukod sa puno ng pino, kilala rin ang Bagyo sa makukulay na bulaklak, masasarap na prutas, at sari-saring gulay. Alam mo bang ang isang tawag sa green beans ay Bagyo beans? Sabi ni Nona. Talaga? Mahilig ako sa Bagyo beans. Sagot ni Gabriel. Handa na ako sa susunod na lugar. Sabi ni Gabriel, hindi na niya maitago ang pananabik niya. Mabuti, dahil naghihintay na sa atin ang Mines View Park. Dito natin makikita ang mga minahan ng ginto at tanso. Ginto at tanso? Mahirap kayo magmina? Tanong ni Gabriel. Isa ang pagmimina sa pangunahing kabuhayan dito sa kabundukan. Mayaman sa mineral ang kordilyera. May pilak, tingka, at iba't ibang uri ng tanso. Naku, Gabriel! Napakahirap at mapanganib na trabaho ang pagmimina. Sabi ni Nona, medyo nalungkot si Gabriel dahil naisip niya na kung makamimina sana siya ng ginto, maaari siyang magkaroon ng pera para bumisita sa mga kaibigan niya. Sigurado akong magugustuhan mo ang susunod nating pupuntahan. Bibisitahin natin ang Philippine Military Academy. Dito nag-aaral ang mga nais maging mabuti at matapang na sundalo. Sabi ni Nona. Talaga? Ang galing naman. Gusto ko kasi maging sundalo paglaki ko. Sabi ni Gabriel sabay marcha at saludo. Tumawa ng malakas si Nona. Nakitawa rin si Gabriel. Napalabas tuloy si Lola Ellie ng bahay para alamin kung bakit sila nagtawanan. Nakakatawa po kasi si Gabriel. Nagkukunwari siyang sundalo. Sabi ni Nona kay Lola Ellie. Natawa rin si Lola Ellie. Halika at sumama kayo sa akin sa Baguio City Market. Marami akong kailangang ipamalengke. Sabi ni Lola Ellie. Nagtatalon sa tuwa si Nona. Gabriel! Kailangan nating sumama kay Lola Ellie. Sobrang daming makikita sa Baguio City Market. May peanut brittle, ube, strawberry jam, lengua de gato, at sundot kulangot. Kulangot? May tindang kulangot? Nagtatakang tanong ni Gabriel. Ay, yun lang ang tawag namin. Pero coco jelly talaga yun. Kadiri lang ang pangalan pero masarap yun. Oo, sige. Kahit kadiri ang pangalan ng kulangot, susubukan ko pa rin. Sabi ni Gabriel na sabik na sabik na sa pagpunta nila sa palengke. Ate Hana, anong masasabi mo sa kwento natin ngayong araw? Nagustuhan ko siya dahil tila kasama akong naglalakbay sa iba't ibang lugar sa Baguio. Ikaw, Kuya Sammy. Natuwa ako dahil may mga bagong salita akong natutunan mula sa kwento gaya ng puno ng pino. Ang puno ng pino sa Ingles ay pine trees. Sikat na sikat ang Baguio sa mga puno ng pino. Tama! Kayo mga bata, anong pananaw nyo tungkol sa ating kwento? Kayo po, mga magulang at iba pang tagapakinig. Gamit ang isang pangungusap, sabihin nyo sa inyong kasama kung ano ang inyong pakiramdam tungkol sa kwentong maligayang pagdating sa Baguio.
Tandaan, walang maling opinyon o pakiramdam. Kung ano ang tingin nyo sa kwento, sige, sabihin nyo sa inyong kasama gamit ang isang pangungusap. Ako man ay nag-enjoy sa pagbabasa para sa inyo ng kwentong Maligayang Pagdating sa Baguio. Hanggang dito na lamang muna ang ating kwentuhan. Pero hindi pa rito nagtatapos ang ating pag-aaral. Sa tulong ni na Kuya Sammy at Ate Hana, babalikan natin ang ilan sa ating mga natutunan mula sa ating babasahin. Sa ngayon, palakpakan niyo muna ang inyong mga sarili. Mahuhusay kayong lahat, kasama sina Ate Hana bilang Nona at Kuya Sammy bilang Gabriel, pati na si Ate Nikki bilang Lola Ellie, akong muli si Kuya Mark, ang inyong tagapagkwento ngayong araw. Yan ang Story Corner! Maraming salamat kay Kuya Mark para sa kanyang kwento. Ang pamagat ng kwentong binasa niya sa atin ay Maligayang Pagdating sa Baguio. Tama! Natatandaan niyo pa ba ang mga nangyari sa kwentong mga bata? Sige nga, saan-saan pumunta sina Nona at Gabriel? Sa tulong ni nanay, tatay, o kaya ay ni ate o ni kuya, o kung sino mang nakatatanda na kasama nyo ngayon, isulat nyo sa inyong papel ang mga lugar na binisita ni Nona at Gabriel. Sige, isulat nyo! Nakapagsulat na ba kayo? Sige, bibigyan ko pa kayo ng 10 segundo para maisulat ang mga lugar na binisita ni Nona at Gabriel. Patingin nga ng listahan nyo. Aba! Mahusay! Tama kayo kung isinulat nyo ang Baguio Cathedral at Mines View Park. Bumisita rin sila sa Philippine Military Academy at sa Baguio City Market. Tama! Ang gagaling nyo! May isa pa akong tanong. Sa mga pinuntahang lugar ni Nona at Gabriel, ano ang paborito nyo? Uy! Paborito ko rin doon! Sadyang masarap mamasyal sa Baguio! Grabe! Ang daming pinasyalan ni Nona at Gabriel! Nagpunta sila sa iba't ibang lugar sa Baguio. Isa-isahin nga natin ayon sa pagkakasunod-sunod. Mula sa Burnham Park, kung saan sila namangka, nagtungo sila sa mansion. Oo nga! Kumain pa sila ng strawberry jam sandwich, di ba? Oh, tapos, saan pa nga sila nagpunta? Tama! Nagpunta sila sa Baguio Cathedral na nasa tuktok ng Mount Mary Hill, pati sa Mines View Park, Philippine Military Academy, at sa... saan pa? Magaling! Sa Baguio City Market! Mga bata, gusto nyo bang mamasyal sa Baguio? Bago nating puntahan ng Baguio, may mga salita ba sa kwento ang tila bago sa inyong pandinig? Anong salita kaya ito? Baguio? O
Ano nga ba ang Bagyo? Ang Bagyo ay isa sa mga pinakasikat na pasyalan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa. Mataas na lugar ang Bagyo, kaya napakalamig dito. Tama! Bagyo rin ang tinatawag na Summer Capital ng Pilipinas. Bakit nga ba tinatawag na Summer Capital ng Pilipinas ang Bagyo? Kaya tinatawag na Summer Capital ng bansa ang Bagyo City dahil ito ang pangunahing pasyalan ng mga Pilipino tuwing tag-init. Dahil nga sa malamig na klima nito, madalas na mamasyal ang mga tao rito tuwing summer. Summer ang panahon kung kailan mainit sa atin. Madalas ay tuwing Marso, Abril at Mayo. Magaling! Ngayon naman, kaya nyo bang tumukoy na mga salitang may nang o ng? Oo, iyong mga salitang ginamit sa kwento na may magkadikit na N at G. Pwede nyong tingnan ang babasahin. May nakita kayo? O baka natatandaan nyo pa, anong mga salita ang may magkadikit na N at G? Ang tunog niyan ay Palengke? Tama! Ano pa? Galing! Oo nga! May N, G ang salitang galing! May maidaragdag pa ba kayo? Narinig kong may sumagot ng pamamangka. Pamamangka! Tama! May nang ang salitang pamamangka. Ang salitang ugat nito ay bangka. May ng rin, di ba? Mahusay! Sigurado akong marami pa kayong makikitang mga salitang may nang o iyong magkadikit na N at G mula sa kwentong binasa natin kanina. Ang kwentong ito ay ang maligayang pagdating sa Bagyo. Kuya Sammy, napansin mo bang may NG rin sa titulo ng kwento natin? Oo nga! May nang ang mga salitang maligayang at pagdating. Ayos sa kung may maaalala pa kayong salita o kaya ay makita mula sa babasahin, isulat nyo mga ito sa inyong papel. Pwede kayong humingi ng tulong sa inyong mga kasamang nakikinig. Malapit nang matapos ang ating programang We Learn as One, ang radyo kong paaralan. Pero bago tayo magpaalam, may iiwan muna kaming gawain para sa inyo. Naranasan niyo na bang maglibot sa inyong lugar? Tiyak kong may magagandang lugar sa inyo kagaya ng mga binisita sa Bagyo ni Nanona at Gabriel. Kung hindi man, sigurado kaming may lugar malapit sa inyo na gusto niyong mapasyalan o bisitahin. Narito ang inyong takdang gawain. Iguhit nyo ang lugar na nais nyong mapuntahan. Pwede rin ang lugar na napasyalan nyo na malapit sa inyo. Tutulungan kayo ni nanay, tatay, ate o kuya, o kahit ni na lolo o lola, o tito at tita, na iguhit ang lugar na iyon. Dagdagan nyo ito ng maigsing talata. Isulat nyo ang talata sa ibaba ng inyong iginuhit. Ikwento nyo sa amin kung bakit nyo ito gustong puntahan. Pwede nyong gamitan ang inyong maikling talata ng mga salitang may magkadikit na N at G. Tama! Nakuha nyo ba ang takdang gawain? Muli, iguhit ang paborito nyong lugar o kaya ay anumang magandang lugar o pasyalan sa inyong bayan o probinsya. Sumulat ng maigsing talata sa ibaba ng inyong iginuhit.
Ihanda niyo yan para sa susunod nating pagsasama-sama. Ayos ba? Sa mga may kopya ng ating babasahin, maaari niyong balik-balikan o basahin muli ang kwento. Subukan niyong basahin ito ng mag-isa o kaya naman ay sa tulong ng mas nakatatanda. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ako si Kuya Sammy. At ako naman si Ate Hannah. Lagi niyong tandaan, sa sama-sama nating pagtutok sa radyo, tiyak tayong lahat ay matututo. We learn as one, ang radyo kong paaralan. Paalam! Subok man ay dumating sa ating buhay, laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Tara na't matuto, magbasa at magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama. Kapit-isig tayo na. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Pangarap ay matutupad, basta't laging magsumikap. Sa ating kamay na kalaan, ang liwanag ng bagong bukas. We learn as one, yes we learn as one. Together hand in hand, we learn as one. Yes we learn as one, together hand in hand, we learn as one. Edukasyong hatid sa bawat tahanan,